members nung senior high na nag-mature na ngayon, 'di ba? Like yung love team ni Team Poch, 'di ba? Nila Cyril and ano Elijah, saka yung sila Andrea. Parang how mature yung magiging character nyo rito, and ano yung mga natutunan nyo on your ano, on your journey doing this character na mas mature na. Gaano ka mature yung character niyo? Parang pinakita yata dun sa previously may mga kissing scene din si Team Poch, 'di ba? Parang ganun. Feeling ko po nag-mature sila pero pero yung tipong hinahanap pa rin yung kanilang mga sarili. Pero kung i-compare ko si Team nung sa senior high dito sa High Street, mas confident siya. At hindi na siya takot kung paano niya express yung love niya dun sa kay Poch. At kung paano niya ipaglaban si Poch dun sa family niya. Ayun, mas matapang na si Tim ngayon. In terms naman sa trabaho, siguro nandun pa rin yung takot ni Tim kasi nga bilang police parang natatakot siya na ma-discover yung kanyang totoong identity. Kaya ginagawa niya lang yun para lang sa trabaho. Okay. Sick. Migi naman. Migi, ha? Spoil mo sa akin. Forensic naman. Forensic. Di ba naman sinabing namatay si ano eh. Migi. Well, siguro with Poch, I think... Well, yung senior high kasi laging lang naman siya parang alagad lang kasi nga he doesn't have means, wala siyang pamilya around him. So, feeling ko yun nga with meeting Tim and being with Tim na in the long run. So, I feel like mas kaya niya na sigurong sabihin yung sarili niya and I know what he wants. Pagpangalam ni Poch ko yung gusto niya nang gawin talaga, basically. Pero yun nga, still tama yung sinabi ni Zinch na yeah, mature in a way, but you know, still finding themselves in the process pa rin sila ng ano ba dapat yung kailangan namin ko? Ano bang dapat kong gawin as of now to be what I really want and need. Pero so, hindi lang malinaw kung ano yung trabaho ni Miggy ngayon. Yeah, that's a secret. I can't really... Hindi mo spoil. Yeah, na ginawa ni Stitch. Hindi ka sabi na spoil siya. Baka pero gusto natin yung yakap, no? Yung yakap doon. Sa scene yun, sa first, yung nag-reunion, no? We love that. So much. Kaya alam niya. Sila, how about Cyril and ano, Elijah? Being a teenage mom, di ba? Napakalaki ng role mo dito sa ano, Cyril. For me po, about maturity, siguro, isa si Roxy sa pinaka may malaking change. And feeling ko, hindi naman forced, pero masyado na paaga yung pagiging mature niya. Kasi kailangan niyang mag-raise and kailangan niyang mag-guide ng isang human being. And I feel like knowing Roxy na maagang na ulila, I know na she will do anything para maka-raise na isang bata na may experience ng bata ngayon, lahat na niya na-experience ng times na wala silang magulang ng ate. Simlaki so, na nga niya, anak niya rin. Actually, malamit na po akong mabuti ni Arjus. Maturity na lang talaga yung nag-work kay Roxy, hindi na yung height. Pero ayun po, feeling ko makikita natin yung struggle ni Roxy as a mother and also yung pagiging independent niya, yung pagpapakita kung gano'n pa rin siya ka-strong. Pero deep inside, we know na nahirapan din. Ito ako excited din. EJ. Mature ka ba dito? Maturity nito si Elijah. Hello po. Hi, Kuya. Nag-mature si RG for sure. Nakita niyo naman po sa abangan. Nasa kulungan, no? So, wala siyang choice kundi mag-mature. Nakaka-mature talaga yung nasa kulungan ka. But, I'm excited to see what RG does when and if he gets out of there. But, dami na kasing nangyari kay Archie again. Of course, namatay si Harry, yung dad nila. He was the only man in the house, whatever that means, in a conventional Filipino household. So he had a lot of responsibilities. Kaya excited po ako marami ninyo kung paano siya nag-end up sa kulungan with all those responsibilities in hand. Kaya wala rin po ako masyadong masabi pa about Archie, but thank you po sa question. Thank you. And last, Andre and Juan Carlos.
Hi, may question. How much maturity ang nangyari sa after 5 years? No, wala po masyado actually. No, joke lang. Pero for Gino, especially for Gino, as you saw naman ho with the first episode, that was the first 2 episodes, right? Sobrang nagbago yung belief niya and yung values niya. Kasi nung sa senior high siya pa tong medyo bully-bully na brooding-brooding na ewan-ewan na ano, walang pake sa life, gano'n. But then with High Street, parang all of a sudden, Gino has this sense of guilt with everything that his dad did, and then he wants to correct all of these mistakes that Gov did, and especially seeing Gino's mom, si Cecil, going through that whole thing. Even me as a person, I don't understand what's going on with is Gino's mom. So, but that's the thing. I've mentioned that kanina, alam mo yon. We expect our children to take care of us when we're older. But the thing is, it's not just financially, because Gino, they're not really having that many issues when it comes to the financial side of things. But then Gino has that issue of his mom going through that whole psychological and mental and still being there for your family. And napakabigat noon para kay Gino. And alam mo yun, parang yun, siya rin yung naging, at tumayong tatay para sa pamilya niya, all of a sudden. So, yeah, in terms of maturity, I believe that Gino has really matured a lot, especially choosing that line of work, you know, being in law, so that he can help the victims of Papa Gov. And, ayun, wala, I feel like yung values ni Gino, it's something that I feel like a lot of viewers should really look up to. Okay. Kay Sky, honestly, I think Sky's season 1 was mature na for her age eh. Mature na siya mag-isip para sa edad niya noon at 16, 17. Pero nagkulang lang siguro siya sa emotional maturity kasi ang lagi niya nauuna is yung sarili niya at nagiging impulsive siya masyado. So dito sa season 2, makikita natin na mas may consideration na siya sa time and feelings ng ibang tao. Hindi na niya lagi masyadong pinupush yung mga paniniwala niya or issues niya sa iba. At dito naman, sa pinakaiba nila ni Sky, maliban sa maturity, I think makikita natin na medyo mas nag-loosen up lang siya. Kasi season 1, wala siyang ibang inisip kundi yung justice ng kambal niya. Ngayon, di ko lang po napansin niya, pero nakakapag-joke na si Sky na konti. Nagsasmile na siya, thank God. Nagsasmile na si Sky. And ayun, nag-aayos na din siya. Pero siguro sa maturity, I think getting there pa lang si Sky. Kasi parang ngayon niya pa lang inisip yung sarili niya eh. Kasi buong season 1, buong teenage years niya, wala siyang ibang inisip kundi yung kapatid niya. So parang ngayon pa lang din ni Sky nakikilala kasi yung self niya eh. And ngayon lang siya nakaka-form ng mga hobby, ng mga gusto niya. Kaya I think she's getting there pa lang po. Okay, thank you. Congratulations, Team Heist. Para kami nanood ng pelikula dito sa ano, because of the cinematic scenes. Congratulations. Thank you. Thank you so much, Kuya.